Hi guys, for today's video, magluluto tayo ng lapu-lapu with tausi. Una, lagyan muna natin siya ng salt. Hangin lang natin siya ng black pepper. Ayan, mabal para matanggal ng lansa. At sa isang malinis na tray, lagyan natin siya ng all-purpose flour. Ayan, ganyan po. Tapos, lagyan natin yung balutin natin siya nito. Ang purpose po ng paglagay natin ng flour para pag pinarito natin or pinaray natin, hindi siya yung tatalsik. And guys, na-coat na natin siya ng ating corn flour. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour or harina or something na pwedeng ibalot sa kanya. Nasa isang malinis na kawali, lagyan natin ng konti mantika para sa ating pito. Hindi natin siya kakaputin. Ganyan lang. Ngayon guys, pag mainit na yung ating mantika, pwede natin inulog ang ating stock. Hindi natin siya kakaputin yung half cup lang. So, bibika pa natin siya. Lagyan natin ito para safe. Natigpela ko dyan. Bakit yung sumukot pa. Kaya natin balikan. Kaya na, balikan natin. Kaya natin ito. Hi guys, tapos na natin prituhin. After that, yung pinagprituhan natin kanina ng isda, doon natin ipiprito yung, doon natin igigisa yung ating mga ingredients. So, ito na. Una, optional lang po ito. Binawasan ko ng konting mantika yung ating mantika kasi sobrang mantika nga. Ano tapos, lagyan natin siya ng butter. Ito po yung gagamitin natin butter. Ayan, konting butter lang po ilalagay natin kasi nga healthy tayo kunwari. Ayan, mabilis lang to ha. So, namin yung butter. Lagyan natin ng ginger garlic o kung wala naman ay kumuha lamang ng bawang or luya. Ganto karami. 1 tablespoon. Ayan, gusto natin siya. Gusto lang. Ang bango. Gusto siya. Madali lang ito guys. Ang bango. After ginger garlic, ilagyan na natin ang ating sibuyas or onion. Kahit anong klaseng hiwa kung saka matutuwa. Ayan guys. Ayan, isa-isa lang. After that, lagyan natin yung ating kamatis or tomato. Ayan guys, masilang natin siya. Nabango yung amoy niya. Ayan guys, habang ginigisa natin, lagyan natin siya ng salted black beans o yung tausi sa Tagalog. Ayan guys, kapag ganyan na yung texture niya, pwede natin ilagay yung ating black beans. Hinugasan ko siya para mabawasan ng konting alat. Ayan guys, ayan, haluin natin. Iwan? Isa ba? Pag prito lang yung isda, nakakatamad kainin. Ayan. And guys, pag ganyan, lagyan natin siya ng 1 cup of water. Ano yung siya ba? 1 cup of water? Yes. So fun. And guys. Kung mapapansin yun, hindi na ako naglagay ng ng asin. Kasi naglagay na ako ng asin doon sa isda kanila. Tapos yung tausa natin medyo maalat. And guys, pag napapansin yung kumukulo na, pwede natin ilagay yung isang pinirito natin kanina. Start na natin. Lagyan natin dyan. Sarap niya. Ayan. Ayan guys, lagyan natin siya ng sabaw sa ibabaw. Malasipsipin niya yung lasa. Napakasimple lang ito guys. Kahit anong isda, kahit saan isda, pwede niyo siyang gawin. Pag wala kayong naiisip na ulam for today or nahihirapan kayo, ito lang guys, gisa lang. Tapos yung tausi. Yung tausi yung nagdala. Ang sarap niya. Okay guys. Thank you for watching. Tapos na po ang ating video. Salamat sa panood.